Nagpasalamat ang mga residente sa Malabon at Navotas dahil binigyan sila ng ayuda ng DSWD. Sila mga residenteng biktima ng mga nagdaang kalamidad, tuwang-tuwa rin ang mga batang nabigyan naman ng Nutriban. Si Luis Arispe sa detalye, Rise and Shine, Luisa. Tumanggap ng tigta 3,000 pisong ayuda mula sa Social Welfare and Development ang ilang residente ng Malabon at Navotas na naging biktima ng nagdaang kalamidad. Nasa 500 individual ang nabigyan sa Navotas habang nasa 1,000 residente naman ang natulungan sa Malabon. Bukod naman sa tulong pinansyal ng DSWD, nabigyan din ng Nutriban ang daan-daang bata sa dalawang lungsod mula naman kay Senator Aimee Marcos. Hindi naman lingit sa kalaman na kataan ay medyo underweight. Dulot nga nitong pandemya, sa kawalan ng trabaho, at tumami, lumobo ang hanay ng mga nagugutom at mahirap. Kaya magtulungan po tayo. Tiniyak naman ng Employees Compensation Commission o ECC na may nakalaang benepisyo para sa mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Engineer Jose Maria Batino, OIC Executive Director ng ECC, mayroon silang programa para sa mga empleyado na naaksidente, nagkasakit o namatay habang nasa trabaho. Kasamaan niya rito ang mga naapektuhan o nasawi sa nakalipas na mga kalamidad at kasalukuyang pandemya. Kwalipikado ang makatatanggap ng benepisyo mula sa ECC ang mga miyembro ng SSS at GSIS. Bagaman merong Employees Compensation Program na magbibigay ng benepisyo kung sakaling ang isang manggagawa ay maaksidente, magkakasakit o mamamatay, wag naman sana na may karong kinalaman sa trabaho, nandyan po yung benepisyong yan. Pero ang mas mahalago at lagi namin sinasabi ito ay prevention. Sinasabi nga po namin, the best compensation is prevention. Luisa Arispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.